parang hanap-hanapin mo na yung sakit eh. Yo mga katrocks, kumusta na? Magandang araw sa inyo. At meron tayong client ngayon. Ang kanyang design is Sagittarius tsaka Cloverleaf na meron siyang ladybug. Yung pinili niyang design na Sagittarius is okay naman, kaya so wala na akong binago doon. Pero yung ladybug, pagagandahin pa natin siya kasi ito yung sinad niyang design. Ayan. Medyo may gaganda pa naman, so pagandahin pa natin. G, gawin na natin! So ngayon nga katulog, ito na yung napiling design ni ma'am at ito naman yung ating nagawang design. Ito nga pala yung napili niyang design ng Sagittarius at ito naman ang ating ginawang design. Ready to print na! Okay, alright. Siyempre, stencil na natin siya. Alright, let's G. Shoutout nga pala sa asawa ko. Ililinisan ako ng paa. Maraming salamat, mami. Start na! Bus na rin at balang araw ay hindi ko na kailangan magpuyat. Balang araw payat pa din pero busa ay mabigat. At di ko na kailangan ng ticket dun sa mga trend. Balang araw king ina ex sa ex de kotse na rin. Paa ay lagi nakasayad. Libre ang mangarap pag angat mo ay may bayad. Dumadami na ngayon umi-score sa mga source ko. Kasama na ngayon ang... May free? Hindi na alisin yung karayon. Kamare. Ay, palagay dito zombie. Kapag dito, no? Mabuhay mga katuloks. Ang ating client for today is first timer. Nakakatuwa lang pag may mga first time na nagpapatattoo sa atin, ano? Kasi ibig sabihin nun, may mga nagtitiwala at magtitiwala pa din sa ating kakayahan. Kaya sa mga client na nagtitiwala pa rin simulat sa pool, maraming salamat sa inyo. By the way, bakit nga ba Cloverleaf and Ladybug ang gusto ni ma'am? Because it can symbolize good luck and protection similar to the four-leaf clover, but with an emphasis on the more common three-leaf variety which represents faith, hope, and love, together with the ladybug, which is a symbol of good fortune and protection. The tattoo signifies a combination of positive, faith, hope, and love. Salamat Google! Sheesh! At dahil first time nga ni ma'am, talagang kinakabahan pa siya kanina. Pero nung natikman niya na yung tusok ng karayom, nako, parang na-disappointed pa nga. Parang di naman nasasaktan eh. Binasic lang yung tattoo niya. So, tapos na ang ating first design. Parang wala naman nangyari. Inisihan lang. Based on my survey, ano, mas matataas yung pain tolerance ng mga first timer. Siguro dahil pinaghahandaan nila ng husto kasi first time nila, no. Okay, simulan naman natin tong pangalawang design niya. Nakakatuwa tong design niya dahil bukod sa Sagittarius ang kanyang zodiac sign, ang kanyang sport ay archery. So, eksaktong-eksakto talaga tong design na pinalagay niya sa kanya. Bali, munting payo sa mga gusto magpatattoo at mga first-timer magpatattoo dyan. Do your research about your design. Dahil bukod sa physical nature, ang kahulugan, istorya, alaala nito ay isa sa nagpapaganda ng iyong tattoo. So, think before you ink, because pain is temporary, tattoo is forever. Maraming salamat mga katuloks. Hanggang sa muli, mabuhay sa inyong lahat. First time ko magpatato kay Rocco. Ito yung tattoo ko, tsaka dito. Ang feeling ko noong una, talagang kinakabahan. Akala ko mahihimatay ako. Pero nung natusok naman na, mild lang talaga. Tapos parang hanap-hanapin mo na yung sakit eh. Baka umulit pa ako. Sa mga gusto magpatato, PM lang kayo. Shoutout pala sa asawa kong pumayag na magpatato ako. Bukas pala siya. Abangan nyo. Thank you. Kita mo naman sagad-sagad na sipag ko. Mataas aking pangarap kaya sinisipat ko. Mga hadlang sa akin ay di kailangan pansinin. Positive lagi kumilos na